Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa pamamaril ang dalawang sundalo na miyembro ng rescue operations sa bumagsak na eroplano sa Albay. Ayon sa ulat, pinagbabaril ng limang hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group, sina Private John Paul C. Adalim at Private Mark June D. Esico, habang namimili ng supply sa palengke ng Barangay Cotmon, Bayan ng Kamalig, Lunes ng umaga, a 20 ng Pebrero. Mariin namang kinondena ng pamunuan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army ang pamamaslang sa dalawang sundalo. Umani ng batiko sa sektor ng manggagawa ang pagbibigay ng Senado ng 50,000 pesos na inflation allowance sa kanilang mga empleyado. Reaksyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, sana all. Dahil dito, humirit ang grupo ng Emergency Cost of Living Allowance o ECOLA para sa manggagawa na tumatanggap ng minimum wage. Pagigiit naman ang kapatiran ng mga union at samahang manggagawa, Disyembre pa noong isang taon ay may nakahain na silang petisyon sa National Capital Region Tripartite Wages and Productivity Board para sa 100 peso across the board wage increase. Naniniwala ang grupo na mas malaki ang maitutulong nito sa sektor ng manggagawa sa halip na allowance. Hindi tinututulan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung papayagan magpiansa si dating Senador Laila De Lima. Tinukoy ng kalihim ang 6 na taong pagkakakulong ni De Lima sa PNP Custodial Center. Pinayuhan ni Remulla ang kampo ni De Lima na maghain ng habeas corpus petition kung talagang naniniwala ito na walang pagkakasala ang dating senador. Binigyang diin pa ng DOJ chief na wala sa kanyang mga kamay ang desisyon kung palalayain o hindi si De Lima dahil nasa korte anya ang kapasyahan ukol dito. Plano ng Commission on Elections o COMELEC na agahan ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, balak nilang buksan ito sa Hulyo upang mabigyan ng pagkakataon sakalit may magsasampa ng disqualification case laban sa isang kandidato. Sa pagharap niya sa pagdinig ng Senado kaugnay ng barangay at SK elections sa Oktubre, ipinaliwanag ni Garcia na noong 2018 SK elections, halos 4,000 disqualification cases ang kailangan nilang resolbahin laban sa kandidato dahil sa issue ng overage. Mahigpit ang kautusan ng poll body sa election officers na huwag tanggapin ang COC ng mga tatakbo bilang SK na lagpas na sa 24 years old. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.